So, ayan, no? Kita nyo, inaalagaan niyang mabuti yung halaman, hawak na hawak niya with delicate, kumbaga parang gentle hands, di ba? Hawak na hawak niya yung kanyang alagang halaman. So, ganun ang gawin nyo, guys, sa inyong mga manifestations, sa inyong mga desire pagdating sa kaperahan. Kasi magmamanifest talaga itong mga inaalagaan nyo pagdating sa pera. So, let's say, for example, gusto nyo ng trabaho, di ba? Just affirm na I'm having this job. Kung talaga nag-a-apply kayo ng trabaho, you have to continue on affirming. Hello guys, hello Scorpio, money come to me. Ang pamagat ng ating episode for tonight is money reading para ngayong November para sa Scorpio, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. Shuffle ko yung cards guys, hanapin ko yung energy ng money at saka yung energy ng Scorpio. So ito yung money energy mga kapiksi, ngayon naman hanapin natin yung energy ng Scorpio. Ito guys. So Scorpio kayo ay represent ng Queen of Cups ating spread. Combination to guys ng positive and negative energy. General reading lang. Pwedeng mag-resonate, pwedeng hindi mga kapiksi. Meron tayong presence ng Earth signs dito guys. Capricorn, Taurus, Virgo. For some of you, maaring may Earth element kayo sa inyong natal chart. For some of you guys, maaring you may be dealing with some earth signs. Angel number 666 guys, i-check nyo yung ibig sabihin niyan, baka may additional mensahe sa inyo ang inyong mga anghel gabay. So for some of you guys, no, nagkakaroon kayo ng mga financial problems, financial troubles guys. Ibig sabihin yung iba sa inyo maaring nakaka-experience kayo ng panlalamig ng pera, panlalamig sa kaperahan mga kapiksi. So ibig sabihin for some of you maaring may problema kayo sa pananalapi guys, no. And yung iba sa inyo parang feeling ko tipid na tipid kayo sa inyong paggastos. Yung iba sa inyo parang feeling ko nagagastos nyo na yung savings nyo or wala talaga kayong nasa-save at all mga kapiksi. Plus meron pa kayong may mga worries and agam-agam kayo. Parang meron kayo pinagdadaanan na hindi maganda right now. Tapos meron pa kayong doubts and fears na baka lumala yung inyong sitwasyon. So, wag nyong i-expect guys, no, na baka lumala yung sitwasyon nyo. Kasi pag in-expect nyo yan, lalala talaga yung sitwasyon nyo. Remember guys, na whatever you focus on, manifest. So, pag fino-focus nyo yung mga problema na yan, lalong lalala yan guys. Nakikita natin na yung iba sa inyo talaga naghahanap kayo ng ibang mapagkakakitaan. Yung iba sa inyo, you're looking for opportunities outside your current job. So, let's say for example, meron kayong trabaho ngayon. Parang naghahanap pa kayo ng, it's either naghahanap kayo ng ibang kumpanyang malilipatan na mas mataas yung sahod, mas maganda yung benefits, ganyan. Or yung iba sa inyo talaga naghahanap ng additional source of income outside yung inyong working hours. So yung iba parang meron pa kayong part-time jobs o kaya naman side hustles, ganyan. Yung iba pwedeng remote, no? Let's say for example, full-time ka sa company mo, 8 to 5, tapos pag-uwi mo sa trabaho sa gabi, parang meron ka pang extra na part-time online job, ganyan. And okay lang yon. Yung iba gustong subukan yung ganun, yung iba hindi nyo pa natatry na mag-ganun, pero gusto nyong subukan. But meron din, yung iba sa inyo meron ding doubts and fears kasi yung iba parang parang may nababalitaan din kayo na may mga scam din sa mga ganun, especially yung mga nagbabayad muna. Saan ka nakakita na magtatrabaho ka tapos ikaw yung magbabayad para magkatrabaho, di ba? Obvious naman na scam yon mga kapiksi. So gustong-uso yun sa mga online, so wag nyong papatuloy yung mga ganun guys kasi obvious na niloloko kayo. Kayo na nga yung magtatrabaho tapos kayo pa yung magbabayad sa kanila. It doesn't make sense, guys. No, common sense, paganahin mga kapiksi. Alright? And, yeah, so for some of you, may mga ganong klaseng ganap. And, just seek and you shall find, no? Kumbaga, antay, hanapin nyo lang ng hanapin, mga kapiksi, kung ano yung feeling nyo na
karapat-dapat para sa inyo until such time na dumating talaga sa inyo yan. Ako nag-home-based din ako before, guys, no? And ang dami ko rin nasubukan until dumating yung time na nahanap ko talaga yung tamang home-based para sa akin, saktong-sakto sa skill set ko. And flexible yung working hours. So, ganun din kayo, guys. Mahanap at mahanap nyo rin yung tama para sa inyo. So, just keep on looking. Sabi nga, ask and you shall receive, mga kapiksi. Okay? So, yeah. For some of you, ayan, meron, lumabas din yung masculine sign ng water sign, Cancer, Pisces, Scorpio. For some of you, guys, mas magiging peaceful kayo. Although, for some of you, kasi right now, no, parang nakikita natin na may mga problema kayo. Pero dadating din yung time na kakalma din yung tubig, no? Kumbaga yung agos ng tubig sa inyo, kakalma din, mga kapiksi. So, unti-unti yan. Pag sinabing kalmado, smooth, payapa, no? Magkakaroon ka rin ng kapayapaan pagdating sa usaping financial mo, mga kapiksi. And makakita ka rin ng bunga, no? Basta alagaan mo lang. Siyempre, kapag meron kayong pananim, ganun yung manifestation, guys. Pag meron kayong tinanim, inaalagaan nyo, diba? Next, let's say, nagtanim kayo ng buto, halaman, ganyan. So, aalagaan nyo, di ba? Ilalagay nyo sa ilalim ng lupa, aalagaan nyo, didiligan nyo, paarawan nyo, di ba? Sometimes, nilalagyan pa ng fertilizer, yung iba nagpapausok, ganyan. Until such time na umusbong, no? Yung inyong mga alaga. So, ganun din, when it comes to your manifestation, mga kapiksi, alagaan nyo. Kasi yung iba, hindi lang makakita ng pera, hindi lang makakita ng pag-unlad, pag-asenso, sumusuko na agad sila sa manifestation. Hindi nila alam na nag-spiral sila ng matagal sa kanigahan, no? And hindi naman ganun kabilis na baguhin yung inyong old belief system, mga kapiksi. So, kapag nagtanim kayo, yung seed, yung buto, hindi siya nakakita ng liwanag, di ba? Nasa ilalim lang siya ng lupa. Hindi nyo nakikita yung process na tumutubo yung ugat niya. Hindi nyo yung nakikita because nasa ilalim ng lupa yon. It's the same with manifestation, mga kapiksi. Hindi porket hindi kayo nakakita ng resulta, it doesn't mean walang resulta, walang changes, walang galaw, walang movement, okay? There's always something happening in the background, mga kapiksi. The universe is always moving things, circumstances, events, situation, para ibigay yung mga gusto mo. Ang trabaho mo ay mag-persist, magtiyaga sa pag-aalaga ng halaman mo hanggang sa tumubo yan. Okay? So, ayan, no? Kita nyo, inaalagaan niyang mabuti yung halaman, hawak na hawak niya with delicate, kumbaga parang gentle hands, di ba? Hawak na hawak niya yung kanyang alagang halaman. So, ganun ang gawin nyo, guys, sa inyong mga manifestations, sa inyong mga desire pagdating sa kaperahan. Kasi magmamanifest talaga itong mga inaalagaan nyo pagdating sa pera. So, let's say, for example, gusto nyo ng trabaho, di ba? Just affirm na I'm having this job. Kung talaga nag-a-apply kayo ng trabaho, you have to continue on affirming. O kung nagmamanifest naman kayo ng pera, di ba? Let's say, for example, gusto mo ng 10,000 pesos, I'm earning 10,000 pesos, kumikita ako 10,000, kumikita ako 10,000. You just have to say it over and over and over again, guys. Ganun yung pag-aalaga, okay? So, antayin nyo lang, and it will soon manifest in your life, mga kapiksi. One of the few affirmations na gustong-gusto kong i-share pagdating sa money is yung nasa title na ng video, guys. Money, money, come to me. Okay? Kaya yan yung title ng ating money reading, guys. Kasi yan yung isa sa mga best affirmations na palagi kong sinishare. So, sabihin nyo lang yan, guys, palagi. Money, money, come to me. Money, money, come to me. Money, money, come to me. Sa Tagalog naman, palagi ako may pera and palagi ako nagkakapera. Okay, so i-comment niyan sa baba, guys. Money, money, come to me. Palagi ako may pera and palagi ako nagkakapera. Until such time na gumaan yung inyong sitwasyon sa pera. Okay? And nakikita natin dito, guys, no, na gagaan din yung inyong, magiging kalmado din. Yung inyong sitwasyon sa pananalapi, you just keep on charging forward, moving forward, mga kapiksi. And malalampasan mo rin yung mga problema mo sa pera. Alright? Okay, so comment down below, Scorpio, if naka-resonate kay dyan. Tingnan natin itong mga money manifesting techniques para sa inyo, mga kapiksi. Bubuno tayo ng isa. Habang sinashuffle ko to,
panoorin nyo muna itong video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-undad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course? Dito ay matututunan mo ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo sa lapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixietaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so gusto mo bang yumaman, Kapixie? Kung gusto mong yumaman, umunlad at umasenso ng bonggang-bongga, mag-avail kayo ng course kasi para sa'yo talaga yan. And good news, no, meron tayong ongoing sale, guys. Magbibigay ako ng 10% discount until October 31, mga Kapixie, sa lahat na mag-avail ng course. So mag-avail na kayo, guys, habang may sale tayo. Alright? So ito yung money manifesting technique para sa inyo, guys. Sobrang ganda. Sabi dito, achieve. Kinaklose up ko, guys, kasi nahihirapan ako magbasa, malabo mata ko. Write down a list of all your career objectives ranging from the modest to the magnificent. Don't limit yourself or worry about how to achieve them. Simply do your best each day, keeping your thoughts focused on your goals. So, ang tawag dito, guys, ay scripting method. Okay, so kung meron kayong, mas maganda kung meron kayong dedicated notebook, no, when it comes to scripting. Pero kung wala, kahit saan pwede. Isulat nyo, no, yung inyong mga career goals or money goals. Ito ay specific to sa career. So, pag sinabing career, trabaho, ano yung mga objectives mo sa trabaho mo, diba? Gusto ko ng basic salary na 10,000 pesos. O kaya gusto ko ma-promote as manager, gusto ko ma-promote as supervisor, ganyan. O gusto ko magkaroon ng increase, malaking-malaking increase. So whatever, no, gusto ko ma-regular sa trabaho, lalo na kung hindi pa kayo regular. So kung ano yung career objectives nyo, pero kahit hindi sa career, guys, kahit money objectives or negosyo objectives, ganyan, or life objectives in general, from the modest to the magnificent. And then isulat nyo lang siya, mga Kapixie, and then do your best each day, no? Yun yung important dito, guys. Basahin ko ulit. Simply do your best each day, keeping your thoughts focused on your goals. Okay, focused. Narinig nyo ba, guys? Focused. And this is what I always tell you, guys, sa mga videos natin, no? Whatever you focus on manifests, guys. Kung ano yung finofocus ng attention nyo, yun yung nagmamanifest sa reality nyo. Whether negative yan or positive, kayo yung nagkikreate nyan. Okay? So, yung mga kamalasan nyo sa buhay, yung mga problema nyo sa buhay, hindi yan binibigay ng nasa taas. Kayo yung nag-create niyan kasi naka-focus yung attention nyo dyan. Okay? Ganun din sa mga blessings, mga Kapixie, kung nakikita nyo na magaan yung buhay nyo, you are blessed, marami kayong pera, that's because nandun din naka-focus yung attention nyo. So, life is just reflecting back to you kung ano yung fino-focus ng attention mo. And all you have to do, and ang maganda dito, guys, everything is changeable and malleable. Lahat pwedeng-pwedeng magbago. Hindi porkit minamalas ka ngayon, hindi porkit nagkaka-problema ka sa pera ngayon, hindi porkit mahirap ka ngayon, eh forever ka na maghihirap. Hindi. Unless hindi na nagbago yung isip mo, no? And araw-araw mo na lang inisip na mahirap ka, araw-araw mong inisip na puro problema ka, hindi talaga magbabago yung buhay mo. Pero kapag ka nagbago, nag-shift yung pattern of thoughts mo, okay, mahirap ako ngayon, pero yayaman ako, pero magiging magaan ang buhay ko, pero giginhawa din ako, pero magkakaroon din ako ng maraming blessings. So ganun, i-shift nyo, guys, yung inyong attention, okay? You acknowledge your truth right now, kasi yung truth mo right now, yan pa yung resulta ng iyong mga past thoughts, no? Yan yung mga inisip mo nung maliit ka pa, sinabi sa'yo ng nanay mo, oy, mahirap lang tayo. So, nag-earn ka ng belief na, oo nga, mahirap lang kami. Sabi ni nanay, mahirap lang kami, di ba? So, you have that assumption na mahirap lang kayo, kaya buong buhay mo mahirap kayo, di ba? Pero, pag nagbago yung pattern of thoughts mo, nope,
mahirap kami dati pero ngayon mayaman na ako. Pero ngayon yayaman ako. Pero ngayon giginhawa ang buhay ko. Mahirap kami dati pero ngayon magkakaroon ako ng maraming pera. Palagi ako may pera and palagi ako nagkakapera. So ganun guys, i-shift nyo lang yung inyong focus. Okay? And whatever you focus on, that will manifest. Sa mga gustong matuto ng manifestation guys, no? Pwede kayong mag join sa akin exclusive membership program dito sa YouTube. I-click nyo lang yung join button dito sa video na to. O kaya naman dyan sa ating YouTube homepage. Pag member na kayo guys, magkakain kayo ng access sa mga exclusive videos ko regarding manifestation. Yan yung tinuturo ko doon. Yung mga konsepto and techniques ng pagmamanifest, mga kapiksi. Alright? So yeah, pwedeng magbago mga kapiksi basta baguhin nyo yung pattern of thoughts nyo. Para magbago din yung buhay nyo. Hindi ko kayo matutulungan kung sobrang nega kayo, bahala kayo, buhay nyo yan. Kung gusto nyo magpaka-nega, that's fine. Kasi marami akong nababasa na sobrang nega sa kanilang mga comments, no? So bahala kayo kung ayaw nyo baguhin yung buhay nyo, that's fine. Pero kung gusto nyo umunlad at umasenso, pwedeng-pwede mga kapiksi. Alright? So yeah, comment down below Scorpio if naka-resonate kayo sa buhay sa reading na to. Ito yung ating 2024 kapalaran. Kung ninyo pa napapanood, panoorin nyo na. Super nice, super ganda. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Thank you for liking, sharing, and subscribing mga kapiksi. And see you again next time. I love you all guys. Have a nice day. Bye-bye.